friend. This is your friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung tong Q&A session ito at para saan ba to. So, ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube, sa YouTube channel ko, ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar, kung matend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Okay, maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real to ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video. This year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga nagtatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashin. Hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala. Huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, mano-notify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 PM Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun, kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yon. So yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yon, at hindi pwede yon ebook na yon sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayaman ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, we are now live. What's up mga kapower payaman? Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Nasaan parte man kayo ng mundo ngayon. And welcome dito sa ating Q&A session. So nagawa naman na yung ano. So I hope napanood nyo yung introduction na yun ng maayos para maging smooth at flawless itong ating Q&A session tonight. So, bigyan muna tayo ng shoutout. By the way, sa mga first-timer na umattend, sa mga first-time umattend nitong ating Q&A session, comment kayo dyan sa ibaba para mabigyan ko din kayo ng shoutout. And shoutout sa mga payaman. Okay, yung mga payaman ay yung palaging umaattend, mga consistent. Alam nyo naman kung sino kayo. Nag-comment ka man dyan, nagtatanong ka man or hindi. Alam nyo naman kung sino kayo. So, bigyan ko ng shoutout yung pinakang unang nag-comment dito sa... dito sa ating Q&A. Okay, shout out kay Trisha. Yun lang yung ano, walang apelyido. Trisha, pinakaunang comment na nakita ko dito for tonight. All right. So yan, shout out kina Josephine, GN, Mark, Claystone, Magda, James, Zenaida from Hong Kong. Okay, from Hong Kong, si Dalil from Oman, si Jen, Alan, Sugar, Yang. Benjaris, tama. Benchon, Denny, ayan. Magandang gabi, hapon sa inyo kung nasaan parte man kayo ng mundo ngayon. So, once again, yung mga first time, may mga first time sa inyo dyan na gustong ma-shout out. Comment kayo dyan. Okay, so, sino to? Ayan. So, okay, shout out kay Alfonso. Gusto kay Alfonso, okay, isa sa mga
next in line na leader ng grupo ko yan. Okay, so yun. So start na tayo kasi may mga nakita ako na question. And by the way, no, 1 hour lang itong ating Q&A. So nabanggit ko naman yata dun sa introduction na 1 hour lang itong ating Q&A. It's already 8:10, so 50 minutes na lang. Okay, so make sure na ano, may tanong nyo na yung gusto nyong itanong para masagutan ko. Kasi pag hindi na umabot sa oras yan, next week na yan. Okay, so yun, next na tuloy. First question. Okay, first question. Okay, from Lenny. Lenny Sabalvaro. Ay, paano mag-close ng deal online? Kung paano ka mag-close ng deal offline, halos pares lang naman yun. Mas madali lang sa online kasi hindi mo na kailangan na ano, hindi mo na kailangan na kausap mo pa siya sa harapan mo. Kaharap mo pa, kailangan mo pa makipag-meet up, kailangan mo pang mag-risk na main dyan, and hindi rin naman talaga makakapag-meet up sa panahon natin ngayon. No, nakasagsagan pa rin ng COVID, naka-quarantine pa din, may quarantine pa din. So, kung ano naman, kung ano yung way ng closing, ganun rin naman halos. Or kung hindi man sa chat, pwede din sa video call. Okay. Pwede rin sa video call. Sa total lang, madalas mas effective pag video call na ano, pag video call na close kumpara sa chat lang. Kasi nakikita mo talaga yung tao, especially kapag ka, ano, pag cold market, especially kapag cold market, nakikita mo talaga yung nakikita ka talaga ng tao. No, syempre, hindi yan basta-basta magtitiwala kung ano, kung kani-kanino lang, 'di ba? So, pagka nag-video call, ibig sabihin, no, mas madali siya magtiwala sa'yo kasi nakikita kanya at naririnig kanya. Kahit hindi man sa personal, at least video call. Okay? Pero kung ang ine-expect niyo na nasagot ay meron bang script na pag ginamit mo automatic sasali, walang ganon. Okay, walang ganon. Kahit anong script ang gamitin mo, no, para sa akin ang mga scripts pampadali lang naman ang buhay yun eh. Meaning para ika-copy paste na lang, hindi mo na ita-type. Para sa akin ganun lang naman yung ano eh, yung purpose ng script. Para hindi mo na siya ita-type, copy paste na lang. Pero kung yun ang inexpect niya, walang ganon. Okay, ang pinakang importante sa simula pagka nagko-close ka ng deal, ang palagi mo dapat mindset pag nagko-close ka ng deal ay paano makakatulong itong aking product or negosyo or business opportunity dun sa prospect ko. Kasi kung wala namang matutulungan yung, kung wala namang maitutulong sa kanya or wala naman siyang problema na matutulungan ng product or business mo, hindi yan bibili or hindi yan sasali. Diba? At kung kahit pa meron siyang nakikita, meron siyang problema na pwedeng masolusyon ng product or business mo, kung hindi naman niya nakikita na yun ang solusyon, hindi pa rin yan sasali. So, wala naman talaga yun. Ang mas powerful pa talaga ang follow-up kaysa sa close ng deal, sa pag-close ng deal. So, pagdating sa mga ganitong technical na question, mas maganda kung panoorin niyo yung nandoon sa YouTube. Okay, mas kumpleto kasi yun. Mas kumpleto yung mga training ko pagdating dun. Okay, so yun yung mai-recommend ko sa inyo, naka-same ng tanong kay Lenny. Okay, so next question na tayo. Okay, next question. Ito, magandang question ito. Okay, nakita ko maganda, nagustuhan ko to. From Zinaida Obedoza. Anong dapat gawin kapag nasa pinakang lowest point na yung feeling mo ay walang nangyayari sa ginagawa mo? Okay, sino sa inyo yung nakaka-relate sa ganun? No? Sino sa inyo yung naka-experience na ng ganun? Comment nyo dyan sa ibaba kung nakaka-relate kayo dito kay ano, kung nakaka-relate kayo dito kay Zinaida, lowest point or rock bottom, ganun, rock bottom. So ngayon, ano yung kailangan mong gawin pagka ganito yung nangyayari? Ito yung isa sa mga na-realize ko lang later on. Na-remind ako recently lang na pagka tayo ay emotionally unstable, no, pagka nandun tayo sa, pag masyado tayo madrama, no, lahat naman kasi tayo may ganun point eh, na dadaan tayo sa ganun. Even ako, lahat, kasi tao tayo, may emotion tayo. So pag nandun tayo sa point na nagdadrama tayo, tapos puro negative yung naiisip natin, diba? Ang pinakang maling ginagawa natin is nag-iisip tayo. Yun yung isa sa mga na-realize ko, na-remind sa akin. Mali. Bakit tayo nag-iisip pagdating dun sa point na yun, di ba? Pag overwhelmed tayo ng emosyon, pag puro emosyon, pinipilit natin mag-isip. Pinipilit natin na
na mag-positive, maging positive, think positive. I mean, hindi maging positive. Mas mahirap maging positive sa panahon ngayon. So, kidding aside, no, think positive, pinipilit natin mag-think positive, pinipilit natin i-motivate yung sarili natin. Diba? Tapos nag-iisip tayo na nag-iisip. Yun ang pinakang maling gagawin natin kapag nandun tayo sa lowest point. Okay? Pag nandun tayo sa rock bottom, yun ang pinakang maling ginagawa natin. Nag-iisip. Kasi hindi dapat tayo nag-iisip. Okay? Ang dapat natin talagang gawin pag nandun tayo sa point na ganun, na puro negative, yung nawawalan ka na ng pag-asa, ay ilabas mo lang yung sama ng loob. Hindi mag-isip, emotion lang. Hayaan mo lang, ilabas mo lang lahat ng sama ng loob kung paano mo gagawin yun. Usually, sa pag-iyak. Diba? Sa pag-iyak. Sa inyong mga kababaihan, madali nyong magawa yan. And sa ating mga kalalakihan, kailangan marunong rin tayo nun. Hindi naman natin kailangan magpakita sa ibang tao eh. Kahit solo lang naman tayo. Diba? Pero okay lang umiyak sa ibang tao kung tamang tao yan. Like your mentor. Diba? Yung sponsor mo o yung leader na tinitingala mo na nakakaintindi sa'yo. O isang matured na leader, mentor mo. Mentor, yun tamang tao na maintindihan ka. Ako kasi, ayoko nang ganoon. Ako personally ay nagsosolo lang ako. Umiyak ako mag-isa. Pero may mga marami din times na iniyakan ko yung mga mentor ko. Okay, maraming times iniyakan ko yung mga mentor ko. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Alam ko naman kung ano yung dapat kong gawin. Yun yung malupit eh, di ba? Pag nandun tayo sa lowest point ng buhay natin, pag naka-experience tayo ng drama sa buhay natin, alam natin kung ano yung kailangan natin gawin. Alam natin. Pero bakit hindi natin ginagawa? Kasi nga, hindi yun yung tamang panahon para gawin yun. Hindi yun yung tamang moment para gawin yun. Ang kailangan lang natin is ilabas lang. Tanggalin lang muna yung emosyon na yun. Para matanggal yun, kailangan ilabas. Isa sa mga mali na ginawa ko before is pinipigilan ko siya. Nilalabanan ko. Okay. Although nakatulog naman kahit papano, pero hindi naging maganda yung effect niya in the long run. Okay, hindi naging maganda yung effect niya in the long run. So, kasi ang nangyari is nasusuppress lang yung emosyon, di nakakalabas. And yun yung isa sa mga nagiging ugat ng depression. Pag hindi nakakalabas ang emosyon. Kaya, usually, mas mataas ang suicidal rate ng mga lalaki kumpara sa babae. Kasi yung mga lalaki hindi naglalabas ng emosyon eh, di ba? Dahil sa kultura namin mga lalaki, pag umiyak ka daw, bading ka daw, di ba? Bakla ka ba pag umiiyak? So, kultura ng mga lalaki yan. Kaya, yun yung isa sa mga maling nagawa ko noon na pinilit ko na pigilan tapos labanan, na wag ilabas yung sama ng loob tapos tuloy-tuloy lang. No, it takes a lot of willpower. Napakahirap gawin nun. Hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Kaya, itinuturo ko sa inyo is yung mas madaling approach sa ganitong senaryo. Yung kayang gawin ng kahit na sino. Umiyak. Labas mo lang sama ng loob mo kung paano mo ilalabas yung sama ng loob mo. Di ba? Kung kailangan mo ng ibang tao, dapat yung tamang tao. Huwag sa mga tropa mong hindi naman same ng goal mo. Di ba? Huwag rin even sa family mo, lalo na kung nininegative ka. Di ba? Ang iniyakan mo pa yung family member mo, kaibigan mo, nanini-negative ka, ang sasabihin yan sa'yo, di ba sabi ko na sa'yo, tumigil ka na eh. Di ba? Mas napasama patuloy. So, kaya kailangan, importante na tamang tao. Kung kailangan mong maglabas ng sama ng loob sa iba, kailangan sa tamang tao. May labas yung sama ng loob. So, yun yung dapat gawin. Then, once na na-clear na yan, kasi yun lang naman yan eh. Unstable emotion, kailangan lang naman i-clear yun. Kumbaga, parang wala akong maisip na pangit na naisip ko na analogy. Di ba? Kailangan ilabas. Pero kailangan ilabas yung sama ng loob na yun. Then, once na na-clear na yan, yung sama ng loob na yun, madali na tayo makapag-isip. Maling mag-isip kapag ka-unstable yung emosyon. Kasi, ang nangyayari, hindi tayo nag-iisip. Ginagamit natin yung emosyon para mag-isip. Hindi ginagamit ang emosyon sa pag-iisip. Ang isip ang ginagamit sa pag-iisip. Eh pagka unstable yung emotion mo, no? Usually ang mangyayari kapag nag-iisip ka, makakagawa ka ng mga maling desisyon. Okay? And hindi lang 'to pagdating sa negative na part,
sa ano ba, lowest point ng buhay, 'di ba? Negative, negative emotion, hindi lang siya doon, pati sa positive, mali din mag-isip. Pag positive na emotion, masaya ka, excited ka, or anything positive, masyadong positive na emotion yung ganun, masaya, excited, mga ganun, hindi rin maganda na nag-iisip. Okay, kasi usually nangyayari, mali yung nagiging decision. For example, kumita ka sa negosyo natin. Alam naman natin, nasa sales tayo, di ba? Let's say, kumita ka ng 50,000 sa loob ng isang linggo. Di ba? Siyempre, sobrang saya mo nun. So, sa sobrang saya mo, tapos ang nangyari is, ginamit mo yung emosyon na yon sa pag-iisip. Kasi unstable yung emosyon na yun. Masaya ka eh. So, ang ginawa mo, nilaspag mo yung 50,000 na yun. Kasi akala mo, every week na yun mangyayari. Alam mo naman, nasa network marketing tayo, nasa sales tayo, hindi ganun yun. Tumataas, bumababa ang sales. So, nilaspag mo yung 50,000, next week, wala na. From 50,000, naging 10,000 na lang, naging 5,000 na lang. Kasi ganun ang sales eh. Di ba? Ganun ang usually na pagkakamali na ginagawa ng mga networkers. No? Sinasabay nila yung lifestyle nila sa laki ng income. Kaya kapag bumagsak yung sale, hirap ang hirapan sila. Struggle sila ngayon. So, yun yung sinasabi ko naman na side. Yun yung example na side. Pag masyado kang positive, tas mali yung, ayan, nag-isip ka, tas nag-decide ka, mali. So, dapat stable lang yung emosyon. Kasi kapag negative naman yung emosyon, nag-desisyon ka, mali yan. Siguradong mali yan. For example, galit na galit ka. Tas nag-desisyon ka na magsalita o mimic. Ano lalabas sa mga bibig, sa bibig mo? Di ba mga masasakit na salita? Makakasakit ka sa tao. Tapos in the end, pag nawala na yung galit na yun, dun mo marirealize, mali yung ginawa mo. O di ba? Yun yung patunay na mali nga kapag ka nag-iisip, kapag nasa, pag emotionally unstable. So kapag ka ganito, nararamdaman mo na parang, ayun, sabi ni Zenaida, lowest point, feeling na walang nangyayari sa ginagawa, merong nangyayari sa ginagawa natin. Di ba? Yun lang yung nakikita natin kasi masyado tayong nakafocus sa result. So mamaya-maya tayo dyan. So, wag mag-iisip, wag mag-decide. Ilabas lang yun sa mga loob. Yeah, ilabas lang muna yan. So, nung natutunan ko to, gano'n na lang yung ginagawa ko. Nilalabas ko na lang muna yung sa mga loob ko. Nire-relax ko muna yung sarili ko bago ako bumalik ulit. Bago ako magtrabaho ulit. Kailangan matanggal ko agad itong stress na to. So, bago ako bumalik sa trabaho. Kasi madadamay rin yung production ko kapag ka-stress ako. Na pinipilit ko. Na emotional and stable ako, tapos pinipilit ko na humataw ng humataw. Di ba? So, yun. Wag ka mag-decide, wag ka mag-iisip kapag ganyan. Hayaan mo munang mawala. Ilabas mo muna. Okay, so ano pa pwede mong gawin? Pinakamaganda kasi yung pag-iyak. Kasi yun yung pinakang para sa akin, pinakang purpose ng pag-iyak eh. Di ba? Para mailabas, ang dali natin na ilalabas yung sama ng loob pagka umiiyak. Pwede rin na manood ka ng mga nakakatawang videos. Diba, makipagkwentuhan ka sa mga mentors or sa mga kahit sa mga kaibigan makipagkwentuhan, pero wag mo lang sasabihin yung problema mo sa kanila. Makipagkwentuhan ka lang para lang mawala 'yon. Pero ang pinakamaganda is 'yun, yung iiyak para mailabas yung sama ng loob. So, ang kailangan kasi pag ginagawa kasi natin 'yun, tinatama natin yung perspective natin. Kagabi lang yata ako nag-post nung sabi ko ay magbabago lang yung sitwasyon kapag nagbago yung pananaw natin. Perspective. Pag nagbago yung perspective natin, nagbabago yung sitwasyon. Sa totoo lang, di naman nagbago yung sitwasyon. Nag-iba lang yung pagtingin mo dun sa sitwasyon. Kaya feeling mo nagbago siya. Pero hindi naman nagbago. So, dito kasi sa ganitong state, kapag ka-down na down ka, pag negative yung nararamdaman mo, pangit yung perspective mo eh. Pangit yung pananaw mo eh. Puro pangit lang nakikita mo. Kaya ganun. Masasabi mo na parang walang nangyayari. Diba? Parang imposible naman to, parang hindi naman talaga totoo. Kasi nga unstable yung emosyon. Diba? Eh kakaisip mo, puro ganun na lalabas sa isip mo. Kaya sinasabi ko na huwag mag-isip pag ganun. Ilabas mo lang yung sama ng loob. No, practice. Mas sa mga babae, madali nyo itong magawa eh. Diba? So kapag ka nailabas na yung sama ng loob, nag-iiba yung perspective natin. Nag-iiba na yung ulit yung pananaw natin. Tapos, pansinin mo, sa lahat ng mga naging challenges mo, especially sa inyo mga matatagal na, comment kayo dyan kung makaka-relate kayo dito sa sasabihin ko. Especially sa inyo mga matatagal na, sa networking like 1 year, 2 years, 3 years, and above. Na, syempre, naka-experience tayo ng iba't ibang klase ng challenges, iba't iba tayo eh. Iba't iba yung mga lowest point natin eh. Iba't iba ng dahilan.
nung nalampasan mo yung mga bagay na yon, especially halimbawa lalo na kung yung mga problema na yung mga challenges na na-experience mo, balikan mo ngayon na okay ka, lalo na kung may result ka na ngayon, balikan mo yung mga nakaraang challenge mo a year ago, 2 years ago, 3 years ago, nagdadrama ka pa ba dun? Dinadramahan mo pa rin ba yun hanggang ngayon? Baka nga tinatawanan mo na lang yung sarili mo eh, di ba? Baka nga tinasabi mo sa sarili mo, ba't ako nagdrama-drama dun? Parang tanga lang. Di ba? Kasi yun. Wala ka na kasi dun. Iba na kasi yung pananaw mo. Yun yung sinasabi ko. Okay, na, tama na yung perspective mo eh. Okay, so I hope na naintindihan nyo ko kasi importanteng topic ito. Okay, napaka-importanteng topic nito pagdating sa emotions natin. Kasi ito yung hindi naman kinokontrol ang emotion kasi hindi naman ako control yan. Namamanage lang. So at least alam nyo kung ano yung mga dapat gawin pag ganun. Pag emotionally unstable, tanggalin lang muna yun. Okay, ilabas lang muna yung sama ng loob. Now, punta naman tayo doon sa sinabi ni Zenaida na feeling mo walang nangyayari sa ginagawa mo. Sino yung nakakaramdam ng ganun? Okay, sino yung nakakaramdam din ng ganun? Yung pakiramdam mo, parang wala naman nangyayari doon sa mga ginagawa mo. I'm sure lahat naman tayo, even naman ako eh, dumating din ako sa ganun point na feeling ko walang nangyayari. Bakit ganun? Parang walang nangyayari. Na? Ito, isa sa mga na-realize ko ang ganda kasi no, nag-start ako mag-workout September. Bigla na lang ako nag-decide mag-workout after nung birthday ko. Sabi ko mag-workout. Ang pinakang goal ko, hindi naman talaga lumaki katawan, magka-abs. Secondary na yun, pero hindi yun ang primary goal ko. Ang gusto ko is maging healthy. Gusto kong humaba yung buhay ko. Gusto kong lumakas physically. Gusto kong maging malakas yung katawan ko. Yun lang ang goal ko. Wala naman ako talagang pakialam kung anong itsura niyan. Pero kasama talaga daw yun eh. Kasama daw talaga yun. So ngayon, habang nag-gym ako, September. So ibig sabihin, September, October, November. 2 months na din. 2 months na rin yung nakalipas. Mabilis. So ang nangyayari, meron akong coach na hinire para magturo sa akin. Kasi mahihirapan ako kung sosolohin ko magsi-self-study ako. Yung matatagalan ako. Although hindi ko siya nakikita na gastos eh. Binabayaran ko yung mas mabilis na proseso. 'Yun ang para sa akin, investment. Kaysa naman ako mag-self-study, so ubusin ko at sayangin ko yung oras ko kakaaral sa kaka-self-study. Pwede ko naman bayaran ang pera kaya kong bawiin. Yung oras di ko na mababawi. So ganun yung way ng thinking. So ngayon, hinire ko siya tapos tinuturuan niya ako tang diet, tang exercise, yung pag-progress, mga ganyan. Ang dami kong nakita sa pag-workout. Oh. So sa mga nag-workout, I'm sure makaka-relate kayo. Sa mga nag-gym din. Ang dami kong nakita sa pag-workout na parang sa networking lang. Parang sa networking lang. So dito, ang example na ibibigay ko sa inyo is yung feeling mo lang nangyayari. Kasi bawat para at least may idea kayo. So nagsimula ako sa pang-beginner lang. No. Usually yung mga walang alam sa gym, which is ginawa ko rin before, no. Yung mga walang alam sa gym, yung mga walang coach, hindi marunong pagpasok ng gym, hahanapin kung ang pinakaunang hinahanap niya usually barbell. Dumbbell. Dumbbell muna tapos magbubuhat ng kahit anong matripan niyang buhatin. Ginawa ko rin 'yan dati. Matagal na, college pa yata ako noon. Diba? Tapos ngayon ang pinagawa sa akin nung coach ko is step by step, every workout pabigat ng pabigat yung binubuhat namin. So madaming yan, hindi ko na explain, ang dami-dami nun. So as time goes by, no, hindi ko naman nakikita na may nagbabago agad sa katawan ko. Hindi ko napapansin. Siguro napansin ko siguro is mahigit isang buwan na ako bago ko napansin na may nagbabago na, may nag-iiba na. Pero for the first month, wala akong nakikita. No, wala akong nakikita. And hindi ko rin naman siguro napapansin kasi nga hindi naman ako nakafocus dun sa ano eh. Hindi naman ako nakafocus dun sa itsura. Ang gusto ko is yung lumakas nga ako. Yung hindi ako lalambutin. Hindi yung pag itinulak ako eh, lilipad na ako. Hindi, yun ang gusto ko mangyari. Gusto ko lumakas. Yun ang goal ko. So siguro hindi ko rin siya napapansin. Hindi ko naman tinitingnan. Basta ako, pupunta ako dun, mag-workout ako. Tapos, as time goes by, napansin ko, yung mga dati kasi tinitingnan ko yung ano eh, nakahanay yan eh, yung mga dumbbells. So pabigat ng pabigat mula sa pinakamagaan pabigat. Nakikita ko, tapos pag tinitingnan ko yung mga malalaki, na-intimidate ako kasi grabe.
Tapos ang sabi sa akin ng coach ko, ang goal ko daw is malampasan yung pinakang malaki. Mabuhat ko yung pinakang malaki. So pag tinitingnan ko, grabe ang lalaki nito. Baka mas mabigat pa sa akin tong mga to. Diba? Pero as time goes by, napapansin ko na nagagawa ko siya. No? Nagpo-progress ako. Bumibigat na bumibigat. Pero may mga times na pag may pinagawa sa akin na repetition yung coach ko, hindi ko nagagawa. Kasi nabibigatan ako. Sinasabi ko sa coach ko na hindi ko pa kaya yung binibigay niya. So, alam mo, sinasabi sa akin ng coach ko, okay, sige, try ulit natin next time. It's either pababawasan niya ako ng, pababalikin niya ako dun sa previous level ng bigat, or same pa din, pero itatry ulit namin. Try ulit namin next time. So, ngayon, napansin ko na pag ganun yung ginagawa namin, nagpo-progress talaga ako. Yung mga dating nai-intimidate ako pag nakikita ko kasi ang laki, parang hindi ko naman kaya yan. Ganun yun, pumapasok din sa isip ko yun. No? Nung nag-start ako. Pero nagulat ako, as time goes by, nabubuhat ko siya. Kahit ako mismo nagulat ako, sabi ko, paano nangyari yun? Kasi nga, dinaanan ko yung tamang proseso. Sinunod ko kung ano yung sinasabi ng coach ko. Kahit minsan hindi nagme-make sense sa akin yung sinasabi niya, minsan lang naman. Minsan di ko naintindihan bakit ganun. Diba? Sinusunod ko lang siya. Tapos sinusunod ko lang yung proseso. Ang point ko dito, na-i-apply ko kung ano yung sinasabi ko sa networking. Na hindi ako masyadong nakafocus sa resulta. Yes, yun ang end goal ko. Yun ang gusto kong ma-achieve yung success. Yung success na gusto ko. Iba-iba tayo ng meaning ng success eh. Pero hindi ako doon nakafocus. Ang focus ko yung ginagawa ko ngayon. Kasi ito lang yung control ko. Yung ginagawa ko ngayon, ito lang yung control ko. Hindi ko kayang kontrolin kung ano yung magiging resulta. Hindi ko kayang kontrolin yan. Kasi nasa sales tayo. Diba? Kaya natin siyang ma-hit. Hindi nagiging exact. Let's say, nag-goal ka 10,000. Minsan na nangyari, kulang. Madalas na nangyari, kulang na sa 10,000, sobra ng 10,000. Or napakadalang na maging sakto. So, ang point ko dun is hindi kayang kontrolin yung resulta. Ang kaya mong kontrolin is yung activities na ginagawa mo ngayon. So, kaya tayo na-stress at feeling natin walang nangyari kasi puro resulta lang yung iniisip natin. Which is mali. Mali pala yun. Okay lang at the back of your mind, alam mo yung goal na gusto mo. Pero dapat ang focus mo is yung progress mo ngayon. Parang example, balikan ko yung example ng gym na sinasabi ko kanina. Kung ang naging focus ko ay mabuhat yung 50 pounds na dumbbell, malamang baka sumuko na ako. Kasi hindi naman yun agad ay papabuhat sa akin eh. Nagsimula ako sa 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ngayon nasa 45 na yata ako. O 40. Limot ko. Nasa 40, 45 na ako. Pero kung ang naging focus ko na nagsisimula ako is puro yung 50 lang, madadown ako. Kasi ang tagal eh. Ang tagal. Meron akong times na inabot ng 3 sessions bago ako mag-progress. Kasi nag-workout lang naman ako 3 times a week. So, ibig sabihin 3 linggo yun. 3 linggo bago ako nag-progress. May mga times na ganun. Pero kung ang naging focus ko lang yung 50, bakit sumuko na lang ako? Kasi ang hirap eh. Kasi parang walang nangyayari. Kasi hindi ko pa rin nabubuhat yun. Naintindihan nyo? So, I hope naintindihan nyo kung anong sinasabi ko. Kaya tayo nai-stress ay dahil masyado tayo nakafocus sa resulta. Okay na nakikita mo yung pangarap mo, pero hindi yung pangarap mo ang dapat na nasa focus mo. Ang focus mo yung activities na ginagawa mo ngayon. Ilan yung kinakausap mo, ilan yung pinoprospect mo, ilan pinofollow up mo, ilan pinapresentahan mo, ilan kinoclose mo. Yun lang, kasi yun lang yung control mo. Yun lang yung kaya mong kontrolin. Hindi mo kayang kontrolin yung decision nila. Hindi mo kayang kontrolin yun. Diba? Yung dami lang. So, pagdating naman doon sa sinasabi ko sa gym, ang kaya ko lang kontrolin is yung pumunta ko everyday at sundin ko yung coach ko kung ano sinasabi niya. Yun lang ang control ko. Hindi ko control kung kailan lalaki katawan ko. Hindi ko control kung kailan ako lalakas. Hindi ko control kung kailan ako magkakaroon ng abs. Hindi ko control yan. Ang control ko lang is yung pagpunta ko every time na may session kami. Which is 3 times a week. Yun lang ang kaya kong kontrolin. Pumunta. At sumunod sa kanya. Diba? And as time goes by, yun, na-realize ko later on na kaya ko na. Samantalang dati hindi ko akalain na magagawa ko na mabuhat ko yung ganong kabibigat. Ganon kahit ako nagugulat ako eh.
kaya ko na pala. Kasi naniwala lang ako sa coach ko, sinunod ko lang yung proseso. Hindi ako nagmagaling, hindi ako nagmatalino, hindi ako naging acne. Sinunod ko lang kung ano yung sinasabi niya na para akong ano, para, hindi, hindi parang, wala akong, na, as if, wala talaga akong alam kasi wala naman talaga akong alam. Yeah. First time ko magkaroon ng ano ng coach sa pag-gym. Wala akong alam. Sumusunod lang ako sa kanya kung ano sabihin niya. Sundin ko lang. Hindi ko siya kine-question, sinusunod ko lang. May pag ako nagtatanong, may mga gusto ko maintindihan. Yeah. Or may mga pumasok sa isip ko na gusto kong itanong, tsaka ko siya tinatanong, pero hindi ako nagmamagaling. Kasi siya yung may resulta eh. Ang ganda katawan niya eh. Yeah. So, yun. Kung feeling mo walang nangyayari, kasi nandiyan ka sa point na nandun ka sa drama eh. Nandun ka sa unstable na emotion. Kaya yun yung nakikita mo, puro pangit lang. So, kaya feeling mo parang walang nangyayari, pero hindi mo alam meron. So, bibigyan ko kayo ng example. Paano ko nasabi na, ano, wala naman nangyayari. Ang inisip mo kasing nangyayari, yayaman ka kaagad, kikita ka agad ng malaki. Wala nga ganun, hindi nga ganun. Hindi mo makakontrol yung resulta. So, bibigyan ko kayo ng example, paano ko nasabi na may nangyayari. Dati, super drama mo. Ngayon, hindi na masyado. Konti na lang. Diba, kung dati nagdadrama ka every hour, ngayon, every day na lang. Diba? Kung dati puro chismisa ng mga pinag-uusapan mo ng mga tropa, ng mga kaibigan mo, ngayon ayaw mo nang sumama sa mga ganong klaseng usapan. Diba? Kung dati puro buhay ng ibang tao yung pinagkukwentuhan nyo, ngayon mas gusto mo nang makinig sa usapan ng mga ng tungkol sa pangarap. Sa mga ganitong klase ng usapan, positive. Diba? Dati mas prefer mo na gumimik, gumala, kahit walang patutunguhan yung buhay mo, pero ngayon hindi na. Nagsisipag ka na, kahit nare-reject ka, kahit nag-fail ka, kahit nagkakamali ka, tumutuloy-tuloy ka pa din. Hindi ba progress yun? Kung dati, bawat rejection, iniiyakan mo, ngayon, hindi na ganung masakit sa'yo. Okay lang. Okay na. Nagkakakalyo ka na. Kung dati, nahihiya ka mag-present ng business mo, ngayon, automatic mo na lang ginagawa. Hindi ba progress 'yun? Hindi ba pangyayari 'yun? Hindi ba may nangyayari? Hindi mo lang nakikita kasi ang puro tinitingnan mo is hindi mo nakukuha kung anong gusto mo. Which is 'yun nga, hindi mo control 'yun eh. Yung mga goals na 'yun, yung pangarap na 'yun, hindi mo control 'yun eh. Yeah, hindi mo siya kayang kontrolin. Okay, ulitin ko, okay na nakikita mo siya. Okay na naiisip mo 'yun, pero hindi dun dapat ang focus mo kasi hindi mo siya control. Hindi mo control kung kailan mo makukuha yung pangarap na yung goal na yon. Hindi mo alam kung saan, kung sino ang mga kasama mo sa moment na makuha mo yon. Hindi mo alam. Hindi natin alam. Walang nakakaalam. Pero ang tanging kaya nating malaman at makontrol is yung ginagawa ko ngayon. Naintindihan nyo na? So, I hope na nag-gets nyo yun. Power pa yun, man. Pangalawang tanong pa lang yun. Okay? Pangalawang tanong pa lang yun. So, I hope na naintindihan nyo yung pagdating doon sa part na yun. Huwag ka mag-focus sa goal mo, mag-focus ka sa activities na ginagawa mo. Every now and then, titingnan mo yung goal mo, hindi naman mawawala sa isip mo yun eh. Ito yung malupit. Pag super focus ka sa activities na ginagawa mo everyday, as in, nakafocus ka lang talaga dyan, magugulat ka na lang bigla mo makukuha yung goal mo. Meron na ba naka-experience ng ganun sa inyo? Na-experience ko yun ilang beses na. Nagulat na lang ako, nakuha ko na pala, hindi ko alam. Yung usually sa income goal, nakuha ko na pala, na-hit ko na pala yung income goal na gusto ko nang hindi ko alam. Kasi masyado ako nakafocus sa activities ko eh. Pero kung nakafocus ako masyado dun sa goal ko, anong nangyayari? Analysis paralysis. Nafufrustrate ako, na-stress ako, bakit di ko nakukuha? Kasi nga, mainipin tayong mga tao eh. Gusto natin agad-agad. Hindi pwede yun eh. Bawal lang mainipin sa gantong negosyo. Alright? So yun, payaman ba? Payaman? I hope na ano na nakatulong yung sagot ko dun sa question ni Zenaida and para dun sa inyong mga nagtatanong nag same sa kanya. Okay, so next question tayo. Next question. Okay, from Connie. Okay, from Connie.
Ano dapat gawin kung ang asawa o partner ayaw sa networking? Ito palagi ang problema ko, sakit sa ulo sa asawa, na asawa. Sinusuportahan ko naman mga plano niya, pero dito sa akin, hindi niya suportado. Dapat ko ba tong iwan? Iwan yung negosyo o iwan yung asawa? Yung, hindi pwede yung gano'n, no? Hindi pwede. Kaya na nga yung sinasabi ko kanina, hindi ka pwedeng mag-desisyon kapag ka unstable yung emosyon. No? Yun yung sinasabi ko. Kasi hindi pa, siguradong mali yung magiging desisyon mo. Okay, so paano kung gano'n negative? Okay, magiging problema mo yan, negative na, kung sino mang tao yan, nagiging problema lang naman natin pag negative is yung mga taong malalapit sa atin. Yung mga taong, yung usually yung reason why natin kung bakit natin ginagawa yung negosyo, sila pa yung unang-unang kumukontra, diba? Diba? Normal. Okay, wala, halos lahat tayo nakaka-experience. Napakadalang nung mga sinusuportahan ng family. And usually, hindi nagiging successful yung mga ganun. Dito sa industriya natin, yung mga sinusuportahan ng pamilya, napakadalang ng mga nagiging successful doon. Kasi nakakampante yung mga yun. Nagiging tamad, nakakampante. Kasi okay lang naman sa family ko eh. Wala naman silang pakialam kasi supportado naman sila. So kahit hindi ako mag-success, okay lang. Diba? Ganun yung mga sinusuportahan. And para sa akin, naalala ko noon, meron ako naging member na ganun eh, na sinusuportahan ng family. Wala na siya ngayon. Diba? Yun yung sinasabi ko. Napakadalang ng ganun. And yun, naalala ko yung isa sa mga leaders ko. Okay, si isang mga core leaders ko, si Dennis, yung isa sa mga millionaires clubs under sa grupo ko. Nasabi niya yun, nabanggit niya yun one time. Sabi niya, buti pa, no? Buti pa sila, no? Sinusuportahan ng family. Dati, noon pa. Tagal na yun. Tapos bigla ko na realize nung sinabi niya yun, bigla ko na realize. Alam mo, sabi ko, buti na lang di ako sinuportahan. Buti na lang di ako sinuportahan, buti na lang pinalayas ako noon. Buti na lang paulit-ulit akong pinatitigil ng nanay ko. Buti na lang di nila ako sinuportahan. Kasi kung sinuportahan nila ako, baka hindi ako naging successful ngayon. So, yun yung iniisip ko before. Kasi totoo talaga eh. Totoo naman talaga, kung sinuportahan nila ako, baka hindi ako naging successful, baka hindi ako nag-push. Baka hindi ko ipinush na patunayan sa kanila na kaya ko. Kasi sinusuportahan naman ako eh. Diba? So kung mag-fail ako, sabihin nila na tigil na lang, okay, sige, tigil na lang, sinusuportahan naman ako eh. Buti na lang hindi ako sinuportahan. Diba? Kung sinuportahan ako, hindi ako naging successful. Ganon din sila. Sabi ko sa kanila, kung sinuportahan kayo ng mga asawa nyo, kung sinuportahan kayo ng pamilya nyo, baka di kayo successful ngayon. Baka di kayo kumikita ng malaki ngayon. Kung sinuportahan nila kayo. Baka, kasi mga kampante kanyan eh. So, yun. May mga kanya-kanya perks din, pero mas maganda para sa akin, mas maganda kung di ka sinusuportahan. Kasi yan yung daily reminder mo na magsipag ka. Yan yung daily reminder mo na hatawin mo, na ibigay mo yung buong commitment mo, na masipagan mo pa na magkaresulta ka. Yan yung magpupush sa'yo eh. Yan yung magiging energy mo. Pwede mo siyang gawin, tingnan na ganun. Pwede mo siyang yung instead na isipin mo as negative, pwede mo siyang maisip na yun yung reminder. So yun yung pre-practice ko sa sarili ko at yun yung tinuturo ko sa inyo. Na every time nini-negative ka, ano na nangyari dyan sa business mo, tigil mo na yan. Sabi ko siya, kalukuhan yan, sila lang yung kumikita dyan, blah, blah, blah. Lahat naman ng mga nag-negative sa amin noon, nung hindi pa kami successful, yun din ang sinasabi. Oh, sa tingin nyo, yun pa rin sinasabi nila sa amin ngayon? Hindi. I'm proud of you. Proud of you. Oh. Yun na ngayon, proud na ngayon. Samantalang dati, yung mga nasa taas lang naman ng kumikita dyan, di naman totoo yan. Wakala ko ba yung mga nasa taas ng kumikita? Pera lang kasi ang katapat eh. So, pwede mo siyang i-channel, as pwede mo siyang gamitin yung pag negative na yun at pag hindi ka sinusuportan as a reminder. O nga pala, kailangan ko pa magka-resulta. Nagka-resulta na ako, pero ninenegative pa rin ako, ibig sabihin, hindi pa rin sapat yung resulta ko. Alam niyo ba, ito recently, nagkaroon ng may exclusive Q&A din kasi ako sa grupo ko. May nagtanong sa akin, nalimutan ko nagtanong, kung gaano daw ako katagal ni negative nung mama ko sa negosyo na to. Tapos, yun, binilang ko. Maikling panahon lang naman. Kung 7 years na ako dito sa negosyo, 6 years lang naman. 6 years. Di ba? Hindi naman lahat yun ni negative. Yung mga unang taon, siguro mga first 4 years. No?
Pero ang sinasabi lang naman palagi sa akin ng mama ko is, tigil mo na yan, aral ka na lang, makagraduate ka, tapos magtrabaho. Yun lang naman, pero hindi naman negative na parang yung ganun. Pero may one time na nabanggit rin sa akin ni mama na ano, yung mga nasa taas yung kumikita dyan, di ba? Kung nanood ka man mama ngayon, I love you po. hindi ko to kinikwento para pasamain yung image mo. Hindi, may binibigil lang ako ng point. No, nagbibigil lang ako ng point. Kasi naiintindihan ko naman eh. Okay, naiintindihan ko naman. Dati nagagalit ako, pero after 4 years, no, sa naaalala, as far as I can remember, no, after 4 years, natanggap ko na. Na paulit-ulit yung sinasabi sa akin. Reminder yon. So, nangyari is nagiging reminder na lang siya na hindi pa sapat yung resulta ko para maniwala siya. So, for 6 years. 6 years. Isa yun sa mga driving force ko na mas rumesulta pa. Every time sinasabihan ako ni mama na itigil na to, kulang pa yung resulta ko. Push pa. Hindi ko siya nakita. Ang ginagawa ng iba, yung mga hindi naman talaga committed, ginagamit yun as an excuse. Kasi pinapatigil kasi ako ni mami. Ginagamit as an excuse. Pero ang totoo, quitter naman talaga siya. Hindi mo na kailangan gumamit ng excuse. Kung mag-quit ka, mag-quit ka na lang. Diba? Huwag mo na idama yung pamilya mo na nininegative ka. Lul. Huwag ako. Kasi kung gusto mo, walang makakapigil sa'yo. Kung ayaw mo, walang makakapilit sa'yo. Ikaw magde-decide niyan. Hindi kahit na sino. So, ngayon, ano yung gagawin natin? Yun, number one is i-channel mo siya, baliktarin mo, gamitin mo siyang ano, as reminder para mag-push. Kasi palagi niyong tatandaan yung plaque, PLAK, pera lang ang katapat. Yun lang ang magpapatahimik sa kanila. Yun lang wala nang ibang magpapatahimik sa kanila. Hindi mo kailangan makipagdebate, hindi mo kailangan na mag-i-explain, para sa inyo naman to eh. Wala silang pakialam. Hindi ka nila maiintindihan hanggat hindi nila nakikita yung resulta. By resulta, I mean pera. Hanggat di nila nakikita yan, wala silang pakialam, di sila maniniwala. No? Hindi dahil hindi ka nila mahal, mahal ka nila. Para sa kanila, pinoprotektahan ka nila kasi hindi nila naiintindihan kung anong ginagawa mo. At maiintindihan lang nila yan, hindi sa pamamagitan ng salita mo, ng explanation mo. Hindi nila maiintindihan yan. Maintindihan nila yan sa pamamagitan ng pera. Pera lang ang katapat. Kahit anong sabihin mo, kahit anong isipin mo, yun ang totoo. Wala nang iba. Pera lang ang katapat. For example, may negative kang asawa. Nininegative ka, negative ka. Bigyan mo 10,000. Di ba? Pangbili mo ng bagay na gusto mo, sa'yo na lang. Para sa'yo lang yan. Hindi yan pang gastos dito sa bahay. Para sa'yo, bili ka ng kung anong gusto mo. Bigyan mo 10,000. Pag tinanong niya, saan to nang galing? Dito sa networking, ito yung pinatitigil mo sa akin, di ba? Titigil ko na? Titigil ko na ba? Yan na yung last pag tinigil ko na to. Imaginin mo yung magiging reaction niya nun. Imaginin mo. Di ba? Kahit naman ikaw eh. 10,000 lang yun ha. Napakaliit na bagay. Pero kung hindi normal sa inyo yung ganun, hindi normal sa kanila yung ganun, oh, bigyan mo. Tahimik. Ngayon, supportive na siya. Magiging supportive yan. Hindi yan magiging supportive sa kahit anong sabihin mo, kahit anong explanation mo. Wala silang pakialam. Hindi nila maintindihan yan. Pera lang ang katapat. Alright? So, yun. Ganun lang yung kasimple. It's either patunayan mo sa kanila na tama sila, or patunayan mo sa kanila na tama ka. Okay, paano mo mapapatunayan sa kanila na tama sila? Mag-quit ka. Mag-quit ka. Tapos, yun. Hayaan mo na tawanan kanila. Buti na lang di ako naniwala sa'yo. Tama nga ako. Quitter ka, loser ka. Or patunayan mo na tama ka. Which is sila naman yung magbe-benefit in the future. Okay. Dati nakikipag-debate rin ako sa mama ko. Na ina-explain ko, hindi maganda to kasi ganito, blah, 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 blah. Na-realize ko later on, walang kwenta. Walang kwenta. Kasi resulta talaga eh. Pera lang talaga ang katapat eh. Walang kwenta yung mga sinasabi ko. Bakit? Sa perspective, syempre, bilang magulang, diba?
May syempre mas matanda, 'di ba ganyan ang kultura natin mga Pinoy, mas marami akong alam sa iyo kasi mas matanda ako. Usually minsan totoo naman talaga 'yun dahil based on experience, 'di ba? Pero success ang pinag-uusapan dito. Success. Kung hindi sila naging successful, bakit ako maniniwala? Masakit. Pero totoo eh. Mas maniniwala ako dun sa hindi ko kakilala na successful dahil gusto ko maging ganun din. Kesa sa kaibigan ko, kapamilya ko, even magulang ko. Mas maniniwala ako dun sa taong di ko kakilala. Kasi yun ang gusto ko maging katulad ko eh. Maging katulad nila. Kung successful yung magulang ko, makikinig ako sa kanila. Kung nakuha nila lahat ng pangarap na gusto ko, sa kanila ako susunod. Diba? Family ko, kaibigan ko, kamag-anak ko, kung kaya mo kunin yung pangarap ko, di sa'yo ako makikinig. Kung kaya mo ako matulungan na kunin yung pangarap ko, sa'yo ako makikinig, sa'yo ako maniniwala. Kung hindi, huwag ka magsasalita sa akin. Diba? Pero meron at meron mga tao na magsasalita sa'yo. So, pera lang talaga yung katapat. Ayun lang naman yung pinakang point doon. Pera lang yung katapat. Di sila tatahimik, di sila titigil hanggat hindi mo pinapakita na malaking resulta na magugulat sila. Pero palagi niyong tatandaan, basta committed ka, basta ituloy mo lang. Yun, wala. Consistency is the key lang naman talaga eh. Kahit feeling mo walang nangyayari, pag feeling mo walang nangyayari, yun nga, masyado ka lang madrama, kaya feeling mo walang nangyayari. Pero meron, meron nangyayari, meron nagbabago. Pag tuloy-tuloy mo yung ginagawa yung negosyo, tumatatag ka. Nagiging much better ka, nagiging mas matalino ka. Kakaroon ka ng experience. Dito sa negosyo natin, naalala ko tuloy yung quote na sinabi ni Will.i.am. Black Eyed Peas, Will.i.am. Siguro, I'm sure, hindi ko alam kung kilala pa ang mga Generation Z ang Black Eyed Peas. Pero mga millennials, kilala nyo yan. No? Si Will.i.am, sabi nung nanay niya sa kanya, tigil mo na yan, kasi music, tigil mo na yan, magtrabaho ka na lang. Diba? Ang sagot ni Will.i.am, tinatagalog ko na lang, kasi English yun. Sagot ni Will.i.am, nagtatrabaho na ako, hindi pa nga lang ako binabayaran. That is our business. Nagtatrabaho ka, hindi ka palang binabayaran. Pero pag binayaran ka, maniwala ka sa akin, pag binayaran ka na nitong negosyo na to, lahat ng mga hirap na pinagdaanan mo before, makakalimutan mo yung lahat. Magpapasalamat ka, buti na lang nilampasan mo yung lahat. Buti na lang naniwala ka kahit wala nang naniniwala. Yan yung naranasan namin at ng ilang pang milyong-milyong mga naging successful dito sa negosyo natin. Same lang, pares na pares lang. Dati lang rin naman akong wala, hindi nyo naman ako kilala before. No? Dating wala rin naman ako, dating katulad nyo lang rin, dating nininegative lang rin, dating napalayas. Dating dropout service crew, dating wala, dating hindi, dating walang nakakakilala. Walang naniniwala, dati. Dating nangangarap lang rin katulad nyo na nagsasabi na kung nagawa niya, kaya ko rin. Dating tagapalakpak lang dati. Dating taga-congratulate lang sa mga upline. Pero naniniwala kasi ako na magagawa ko din eh. At hindi ko hinayaan na yung ibang tao, especially family, friends, relatives ko, magsasabi sa akin na hindi ko kaya. Kasi mas crucial sa kanila eh. Kasi may relationship tayo sa kanila eh. Hindi ko hinayaan na sila yung magsabi sa akin kung ano yung kaya at hindi ko kaya. Ako ang magsasabi nun. Okay. Payaman ba? Power payaman. So, pag maganda kasi yung tanong, mahaba yung sagot ko eh. Marami ba kayo natututunan so far? Kayong mga nanonood dyan, eight. So far ngayon, meron na tayong 83 na nanonood. No? May 83 na nanonood. Payaman pa ba? Payaman. Okay, hindi ano yan, hindi ako magaling mag-motivate, pero hindi motivation yun para sa akin. Yun ang totoo eh. Yun ang totoo. Hindi siya motivation para sa akin, yun ang totoo. So, kailangan ko maniwala. Kailangan ko sabihin sa inyo kasi yun ang totoo. Diba? So, yun. Next question tayo, bago tayo matapos. Siguro mga dalawang question na lang to. I'm from Prince Zamora. Paano bumalik? Okay pa po ba bumalik sa networking? Nasa sa'yo yan. Nasa sa'yo yan. Pero kung babalik ka, siguraduhin mo na gusto mo talaga, seryoso ka na maging successful at patay kung patay. No, it's either maging successful ka or mamatay ka na sinusubukan. It's either I succeed or die trying. Kung gusto mong bumalik, ganun dapat ang way of thinking. Pero kung babalik ka kasi try ko ulit, tingnan ko kung makakachamba na ako this time, wag na lang. Wag na lang. Magtrabaho ka na lang or mag-abroad.
Okay, hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Galit ba? Hindi, hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay. So, yun, yun yung sagot ko regarding dyan. Okay, next question tayo. Iwan ng asawa. Huwag mong iiwan. Huwag mong iiwan ng asawa. Lalo na kung may anak na kayo. Di ba? Buti kung jowa pa lang yan eh. Okay, buti kung jowa pa lang yan eh. Pero kung asawa, tas, lalo na kung may anak, wag. Wag. Kahit nga jowa eh. Pero ako noon, naalala ko tuloy noon, yung girlfriend ko nung time na nagsisimula pa lang ako sa networking 2013. Ayaw niya ako supportahan, brinigan ko kaagad. ganun ako kaseryoso na gusto ko talagang umasenso. Kaya akong pumutol ng relasyon. Kahit gano'n pa katagal, wala akong pakialam. Kasi naniniwala ako na mas malaki yung benefit na makukuha ko pag umasenso ako eh. Yan, kasi yung way of thinking ko, kung ikaw girlfriend ko, at tapos ayaw mo sa ginagawa ko, diba? Hindi ko naman kailangan ng support eh. Huwag lang ako pipigilan. Tapos ayaw mo sa ginagawa ko, para mo na rin sinabi na ayaw mo na magandang kinabukasan, ano, maglalandian lang tayo? Tapos maghihirap, kasi okay lang mahirap, basta sama-sama. Hindi tayo tanga. Hindi teleserye yung buhay natin. Okay? So, yun. 5 minutes. Next question. Baka maumabot pa. May mga umabot pa. Next question. Okay, from Lenden Juan. Anong pwede gawin kapag feel mo lahat na nakakausap mo na prospect puro negative at walang mapajoin para nawawalan ng pag-asa sa business? Baka may mali sa ginagawa mo. Usually may mali sa ginagawa mo. Pero kung less than 100 pa lang yung nakakausap mo, tapos less than 100 yung nakakausap mo, wala ka napapasali, sobrang konti. So every time na nagpe-present ka, every time na ito palagi yung isipin. Na unang-una sa lahat, kapag nire-reject ka ng prospect, wag mong pe-personalin kasi hindi naman ikaw nire-reject niyan, kundi yung ino-offer mo. Hindi na para sa kanila. Parang ganito, for example, magkaibigan tayo. Kami ni Lenden, magkaibigan. Tapos ako ay nagbebenta ng rep. Sabi na natin, nagbebenta ako ng rep. Tapos si Lenden ay may rep na okay naman. Wala naman problema. Matipid naman sa kuryente. Nagagamit nila na maayos. Tapos kaibigan ako ni Lenden, binebentahan ko siya ng rep. Okay, binebentahan ko siya ng rep. So sinabi sa akin ni Lenden na ayoko nang, hindi ko kailangan kasi meron ako nito eh, meron pa kaming rep. Tapos sinabi ko kay Lenden, pinersonal ko. Halimbawa, ganun yung ginawa ko, pinersonal ko siya. Sinabi ko kay Lenden na, ganyan ka ba talaga? Hindi mo ba ako kayang suportahan? Akala ko ba kaibigan kita? Anong isipin nyo yun? Anong isipin nyo? Kung kayo yung makakaalam ng ganun. Di nyo kami kaano-ano ni Lenden, di nyo kami kilala. Pero nalaman mo yung ganong kwento. Na pinersonal ko yung rejection ni Lenden. Di ba tanga? Tanga ka ba? Kahit ako nasa sitwasyon na yun, tanga ka ba? May rep nga sila eh. Sinabi na sa'yo eh. Maghanap ka nung nangangailangan yan. Hindi niya kailangan eh. Hindi ako yung nireject ni Lenden. Yung rep na binibenta ko kasi meron siya. So sa case natin dito sa negosyo, halimbawa sa business, no? Pwedeng makakatulong talaga sa kanila yung business mo, pero hindi kasi nila nakita na ganun eh. Hindi nila nakita na ganun eh. So ang aaralin mo is paano nila makikita na solusyon yung ginagawa mo na talagang makakatulong sa kanila, na para sa benefit nila. So every time na nare-reject ka, huwag mo pe-personalin kasi pwede mo pa rin mapasali yun. For example, balikan natin yung example namin ni Lendy na. This time, inalok ko siya ng rep, tinanggihan niya kasi may rep sila. Tapos sinabi ko kay Lenden, okay lang, sige, kung sali man na kailangan mo ng ng rep, kung kailanganin mo na, message mo lang ako. Pero hindi ako aasa na may message niya ako. Hindi ako aasa, mag-follow up ako. Ano yung follow up na pwede kong gawin? Every week, Lenden, kamusta yung rep niyo? As ridiculous as it may sound, no? Napapa-English na ako. Kahit para siyang tanga, pero follow up 'yun eh. Nag-follow up ako eh. Na okay pa ba yung rep niyo, nagagamit niyo ba? Yes. Pag sinabi Lenden, yes, okay pa naman, okay pa naman. O, pa-follow up ko siya by the next month, the next month, the next month, the next month. Di naman forever, okay yung rep niya eh. What if the third month biglang nasira? Nasira na yung rep. Nako, bibili na ako. Siyempre, kailangan ni Lenden ng rep. Bibili na ako, nasira yung rep. Tapos, tumawag ako. Oy, Lenden, kamusta yung rep niyo? Okay pa ba? Oy, sakto, tawag mo. Buti na lang. Sira na yung rep namin eh. Magkano nga ba yung sayo? Kasi hindi ko pinersonal eh. Paano kung pinersonal ko? Mag-follow up pa ba ako? Hindi na. Kasi kahit mag-follow up ako, hindi na siya makikinig sa akin. Pinersonal ko eh. Kung ano-ano nang sinabi ko eh. Walang kwenta. Di ba? Nagkasama na tuloy loob namin. Salit na magkaibigan kami. Yun.
Yun ang problema ng mga nagsisimula. Na-experience ko din naman yan. Kaya okay lang. Kaya kasi yung mga nagsisimula, ganun dapat. Pag nire-reject ka, especially ng warm market, huwag mo personalin. Hindi ka nire-reject yan. Pag cold market, talagang i-reject ka niya kasi hindi ka niya kilala. Sino ka ba? Diba? Hindi ka pa niya kilala. Okay, so iba usapan na yan. Meron akong ginawa na course para dyan. Okay, yung ethical recruiter. Ewan ko kung makikita niyo yun dito, pero message niyo na lang yung Serrano Academia page ko. Yung Serrano Academia page. Yung lahat ng links nasa description itong video ko. Nanonood kayo nitong video na to, live or replay sa Facebook, nasa taas yung description, nandun yung mga links. Kung sa YouTube naman, nasa ilalim yung mga links. So, i-check nyo yung pagdating doon. Di na ako magte-technical about doon kasi masyado nang mahaba. Okay, so ganun yun pagdating sa mga rejection. Okay, kung less than 100, yun. Wala yan. Wala pa yan. Tsaka para sa inyo, isipin nyo to, yun lang isa sa mga importante na matutunan yung mga baguhan is yung pagiging matatag. Masyado pa kayong mga madrama eh. Diba, na-reject ka lang ng isang beses. Kahit 100 beses ka pang ma-reject, eh ano ngayon? Ano ngayon? 100 lang ang tao? Di ba? So, masyado pa kayong madrama eh. Kaya, yun yung sinasabi ko yung binigay ko na tip kanina yung kay Zenaida, napaka-importante. Na huwag kayong mag-iisip every time na nakakaramdam kayo ng negative. Ilabas nyo lang. Okay? Pwede nyo iiyak, pwede kayong manood na nakakatawang videos, makipagkwentuhan mo na sa mga kaibigan pero hindi about sa negosyo. Ilabas mo sa mentor mo or manood ng mga motivational videos. Basta huwag ka munang gagawa ng aksyon, desisyon o mag-iisip every time na negative yung nararamdaman mo. Palipasin mo lang muna. Okay? Once na nakalipas na, tsaka ka gumalaw, tsaka ka mag-isip. Kasi okay na eh, stable na yung emotion mo eh. So, yung pag-iisip mo, fair na, okay na, tama na. Alright? So, yun. Ayun, marami kayong natutunan dito sa ating Q&A, so ready 9 PM. Okay, so shout out daw. Ayun, shout out kay Giselle. Okay, Giselle. Shout out sa inyo mga nanonood. Sino may mga nanonood? Wala akong nakitang first time, parang walang first time. Mga payaman yung mga nandito. Okay, puro payaman. Okay, so yun yung mga mai-recommend ko sa inyo. So I hope na marami kayong natutunan dito sa ating Q&A session for tonight. I hope na sagot kayong mga tanong nyo. Nasa inyo yan kung gagawin nyo o hindi. Katulad nga na sinabi ko doon sa intro, hindi nyo naman kailangan sundin kung ano yung sinasabi ko. Sa tingin nyo mali, edi huwag nyo gawin. Diba? Di, huwag niyong paniwalaan. Wala naman problema kasi wala naman akong pakialam. So, I hope na nasagutan ko yung mga tanong nyo. And doon sa mga hindi ko nasagutan na tanong, agapan nyo next time. 8 PM Philippines time. Na nagkakaroon every Friday na ginagawa natin itong Q&A session para kayo yung mauna magtanong and kayo yung una kong masagot. So, yung mga additional training resources, mga additional na pwede nyong makita na mga training ko pa, mga additional training is makikita nyo sa taas ng description itong video na to. Kung sa Facebook, nasa taas yung description yung mga links. Kung sa YouTube, nasa baba yung description, pwede nyo i-check lahat doon. So, kita-kits tayo next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.